dito para kumbinsihin ka na sumama sa akin. Hindi kami hihinto sa pakikipaglaban sa mga taong mo. Kapag nabuhay ang pumapagit ng nilalang na ito, mamamatay ang lahat. Kailangan mong pigilan ang dalawang itinakda. Hindi pa tayo tapos, Mateo. Hindi pa tayo tapos. Sabihin mo sa mga kasamahan mo, kailangan gumalaw tayo. Ano ang desisyon niyo? Isang ayaw kami sa proposal mo, Mateo. Hindi ba kayo nahihiya? Entering into a deal with that monster. Makita si Lucy. Mukhang nakatakas na naman si Madam. Yung sundalo niya, yung pinagkakatiwalaan niya. Sira! Tagalugog na yung mga sundalo natin sa buong lugar, pero wala na sila dito, Clarice. Tumaka sila ba nagkakagulo? Pansin ko kasi si Mami na may pinaplano eh. Kaya pinobserbahan ko siya kay Vergara. Mabuti na lang. Dahil kung hindi, baka sa puso ka natin ang mga kanina, Mateo. Maraming salamat, Carissa. Isang bagong pahina sa kasaysayan ng mga taong lobo at pagtira ang naganap ngayong araw sa pagpasok ng dalawang kampo sa isang kasunduan na titigil ng ilang daang taong labanan. Kasama sa kondisyon ng kasunduang ito ay ang pagbalik na sa mga taong lobo ng mga ari-arian nila, kasama na ang Waya Hall at ang Waya Incorporated. Bilang kondisyon ng kasunduang ito, nangako si Mateo Rodriguez itinakda ng mga vampira na hindi naiinom ng dugo ng tao ang kanyang mga kalahi, habang ipinangako naman ang itinakda ng mga taong lobo na si Lia Ortega Rodriguez na malaya na makakalabas ang mga vampira ng walang takot ng pang-aresto galing sa ating lahi. Ang sino mang vampira o taong lobo na hindi susunod sa mga kondisyon ng kasunduan ay ituturing na kaaway ng parehong lahing lobo at vampira. Sa kasamaang balat, may ilang grupo nang kumakalaban sa pagsasanib puwersa ng mga taong lobo at vampira. Kilala sa mga ito ay ang dating punong bantay na si Lucille Zaragoza at ang kanang kamay ng vampirang si Magus na si Imelda Fontanille. Sa kabila nito ay puno pa rin ng pag-asa ang dalawang kampo sa pagsisimula ng makasaysayang kasunduan. Isang malaking selebrasyon ang magaganap upang ipagdiwang ang nasabing pagkakasundo na dadaluhan ng mga waya, ng ilan mula sa gobyerno ng mga tao at ang mga lider mula sa kampo ng mga vampira. Mahangal. Hindi nababaon ng isang kasunduan ang daang taong galit at pagtanak ng dugo. At lalong hindi mababago ang kahit na anong pagpapakita ng kabaitan ng isang demonyo. At sisisihan niyo ito, Lia. Ganda naman ang asawa ko. Asus, ang bola pa to si Mr. Rodriguez. Masaya ka ba? Teo, sa napakaikling panahon, nakita mo na ba kung anong nagawa mo? Nagkakatotoo ng lahat. Pangarap ng tatay mo. Mateo, may pag-asa na. Ginawa natin pareho yun. Nating pareho, Lia. Nung isang araw nakita kita, kausap mo yung mga batang lobo. Naisip ko lang na
magiging napakagaling mong ina. Pero Leah, pampira ako. Pwedeng hindi tayo mag-anak. Mateo, gusto kong magkabibi. Gusto kong magkaroon ng pagkakataon na magmahal ng isang anak. Kagaya ng pagmamahal na pinakita sa akin ng mami ko nun. Pero kung di naman tayo biyayaan, ibang paraan naman para makabuo tayo ng pamilya, diba? Alam mo ba kung gaano kita kamahal? Kano nga ba? Hindi mo alam? Don't worry, Dad. Pupunta ako dyan. Okay? May kailangan lang akong daanan. Okay, see you. Siguro natin siguradad ang lahat. Pinag-aralan namin ang layout ng buong Manila Hotel. Hindi bababa sa 3 sundalo na katoka sa bawat line of sight. Good. Hindi natin maaaring hayaan na merong magulo sa ating selebrasyon. Dahil siguradong magtatangka ang kampo ni Lucille at Imelda. Kung ganun, kailangan maghanda tayong lahat. Kailangan makita ng mga lobo, ng mga bampira, pati na rin ng mga tao. Na kaya nating pagtagumpay ng kapayapaang hinihiling natin. At itong gabing to, itong selebrasyon na to ay magsisilbing isang malaking hakbang para sa ating lahat. You're absolutely right, Mr. Rodriguez. In the support of this, we're just waiting confirmation from the Office of the President. But I think it's coming. Kaya kailangan nating siguraduhin na ligtas ang pagdiriwang na ito para sa lahat ng dadalo. Maganda. Yan ba ang isusuot mo? Mabuti na gustuhan mo. Dahil para sa iyo to. Kung naman, Samantha, alam mo naman hindi na ako sanay sa syudad at sa mga ganong aktibidad. Ano kaya, maiwan na lang ako dito at hindi ko naman pwedeng iwan ang mga kaangka ni Magnus dito. Hindi mo pa rin sila mapagkakatiwalaan. Alam natin pareho na hindi ganun kadali ang pagsuko ng pag-inom ng dugo ng tao, Samantha. Lalo pat hindi naman nila ito pinili. Ginagawa lang nila yan dahil sa takot nila kay Mateo. Bakit? Wala. Akala ko may nakita ako. Lydia, kailangan pumunta ka. Ngayon na wala si Mang Roman, wala na rin si Tatay. Ikaw na yung kinikilalang pinuno ng mga bampira, bukod kay Mateo. Kailangan nandun ka. At kailangan magandang-maganda ka dun. Kaya sundin mo na to. Para sa amin. Ang lakas ng loob mo makipagkita sa akin. Hindi mo ba alam
na I'm a wanted criminal, Mr. Teodoro. That didn't stop me before. Gusto ko kayong tulungan, Madam. Gusto ko na rin tuluyang mawala si Mateo sa landas ko. Let me guess. Nasaktan na naman ang feelings mo. Ipinagpalit ka ni Lia uli kay Mateo. And like a child, gusto mo na naman mag-tantrums. Wala akong time sa immaturity mo, Mr. Teodoro. Kapakanan ng buong lahi ko ang iniisip ko. Madam, kailangan mo ng matatenga sa loob ng mga operasyon ng mga taong lobo. Something na kayang-kaya kong gawin para sa inyo. At ang kapalit? Kamatayan ni Mateo. I'll think about it. Ano bang kailangan niyong pag-isipan? I'm offering you my help. Kailangan kita. Isang nilaktawang lobo na tulad mo walang lakas. I don't think so. Nilaktawang lobo rin si Lia. Pero lumabas ang kapangyarihan niya sa huli, kaya huwag mo kong mamalitin. Baka kainin mo mga salita mo. Aminin mo na, Mr. Teodoro. You are weak and insecure. Mananatili kang ganyan for the rest of your life! Ano ang kailangan niyo, madam? Nothing. Bilis. At marami pa tayong kailangan ihanda para sa selebrasyon ngayong gabi. Anong nangyayari sa'yo? Ano ba napapansin? Para kang hindi mapakali. Hindi tayo. Okay lang ako. Sandali lang tayo. Wait lang, wait lang. Jethro. Jethro. Talia. Ang cute mo naman ngayon. Thank you. Si tatay mo, saka sila, Ate Tara. Andiyan. Ayun na pala, sandali lang ah. Presidente ng mga tao, magsisimula na tayo. Maganda na tayo. May I have everyone's attention, please? We'll be starting in less than a minute. Nandito na ang presidente ng mga tao, kaya maghanda na tayo. Gustong palabasin ni Lia at ng mga waya na kayang magtabi ng mga taong lobo at bampira. Na kaya nilang magsalo sa isang hangare. Pwes, ngayong gabi, ipapakita natin sa kanila kung gaano sila kamali. Hindi tayo titigil hanggang hindi natin sila nagigising sa kahibangan nila. At hindi tayo tatahimik hanggang hindi natin na ibabalik ang dapat na estado ng mundo na tayong mga taong lobo ang naghahari.
at ang mga bampira ang nasa ating paanan. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines. Magandang gabi sa ating lahat. Nang unang beses kong narinig ang ipinapanukalang kasunduan sa pagitan ng mga lobo at ng mga pampira, hindi ako makapaniwala. Sa mahabang panahon, sa pakikipaglaban sa mga taong lobo, umikot ang buhay ng mga vampira. Isa itong bagay na tinanggap na ng aming lahi bilang katotohanan ng aming pag-iral. Isang gampanin para sa lahat ng mga taong lobo. Laban ang ipinasa ng magulang sa kanyang anak. At ang anak na ito ay ipapasa sa kanyang magiging anak. Nagaya ng lahat ng digmaan, ay kumitil ng napakaraming buhay sa magkabilang panig at kayong din sa aming mga tao na naiipin sa tunggaliang ito. Walang saysay na mga kamatayan na bunga ng galit at paghihiganti. Isang siglo na matagal lang dapat na natapos. Kundi sa pananaig ng kapayapaan. Marami ang nagsasabing hindi ito magagawa. Marami ang kikilos para hindi ito magkaroon ng kasitaan. Pinasa-pasa sa bawat saning lahi. Ang totoo, masyado na tayo naging komportable sa sitwasyon. Mahirap isipin. Pero oo, umabot na tayo sa panahon na ang tanging katotohanan lang pinapaniwalaan natin ay ang ating paniniwala na imposible na magkasundo-sundo. Pero ngayong gabi, sisimulan nating baguhin ang takbo ng kasaysayan. Dahil sa unang pagkakataon, bibigyan natin ng pag-asa ang tunay na pagbabago. Bibigyan natin ng pag-asa ang mga susunod pa. Bibigyan natin ng pag-asa ang ating mga sarili.
magpapatawad tayo. Hihingi tayo ng kapatawaran. Aasa tayo na tama tayo sa paniniwalang hindi sa pagwawagi ng isa laban sa isa natatapos ang digmaan. Natatapos ang digmaan sa pagkakaintindihan. Maraming salamat po. Tingnan lang natin kung saan pupulutin yung kasunduan na yun.